Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Lasing ako. Grabe. As in, wala akong kalaban-laban nung dumating si Kuya Dexter. Kaya eto, si Benben na lang yung lumaban para sa akin. Pinasaya ni Benben si Kuya Dexter. At matapos ang nag-aalab na sandaling yun, nakatulog na ako. Basta, masarap yung tulog ko. At sa paggising ko, medyo masakit yung ulo ko. 10 PM na pala ng gabi. Mag-isa lang ako sa kama kaya eto, bumangon ako kahit nahihilo ako at masakit yung ulo ko. Paglabas ko, nakita ko agad si Kuya na nagluluto sa may kusina. Kaya lumapit agad ako sa kanya at naupo ako doon sa may lamesa. Gising ka na pala, Baron. Anong pakiramdam? Maglalasing ka ba ulit? Wika ni Kuya Dexter. Okay lang ako. Wika ako. Tapos binigyan niya ako ng pagkain. Di ko alam kung ano yung pagkain na yun. Basta, parang may sabaw na malapot. Sakto yung gising mo, Baron. Igisingin pa sana kita kaso andito ka na. Sige na, igupin mo na yung sabaw para mabawasan yung sakit ng ulo mo. Wika ni Kuya. Kaya eto, para akong bata na humihigop ng sabaw ng niluto ni Kuya. Napakabait niya talaga kasi inaalagaan niya ako. Baron, lumabas ka ba kanina? Saan galing yung mga yan? Wika ni Kuya tapos itinuro niya yung mga bigay ni Dax. Kinakabahan ako kasi baka magalit si Kuya Dexter. Hindi ko tuloy alam kung magsasabi ba ako ng totoo o magsisinungaling ako. Bahagyan naging tahimik. Nagluluto pa din siya. Ako naman, eto, pinagpapawisan na. Kasi naman, baka mapagalitan talaga ako ni Kuya Dexter. Pero wala naman akong ginawang masama. Pero bakit ako kinakabahan? Kuya Dexter, kasi kanina lumabas ako, may inakilala ako, yung kapitbahay nating Dax. Wika ako. Anong Dax ang pinagsasabi mo, Baron? Sinong Dax? Bakit mo nalaman na Dax? Sino yun? Anong ginawa nyo? Wika ni Kuya. Kuya Dexter naman eh. Nagpasama lang ako. Nagmabuting loob lang yung tao. Wika ko. Baron, diba sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas? Tsaka, sino ba yun? At bakit mo nalaman na Dax, ha? Wika ni Kuya Dexter. Kuya Dexter naman eh. Ano bang masama? Nagpasama lang naman ako. At saka, ano bang masama akong Dax? Wika ako. Ay nako. Dax, ibig sabihin, malaki yung tutot. Ano ba yan?
Di pa ba ako sapat, Baron? Nakakainis ka naman eh. Wika ni Kuya. Kuya naman eh. Hindi yun. Ano ka ba? Ibig kong sabihin, yung kapitbahay natin, si Dax, nakisabay ako kasi hindi ko alam kung saan makakabili ng pagkain dito. Bakit ba kasi puro alak yun laman ng rep mo? Wika ako. Sorry na, bebe ko. Akala ko naman kasi nag-ano kayo eh. Hindi mo kasi nililinaw agad. At saka, ano ba naman yung laban ko dun? Jutes lang ako. Wika ni Kuya Dexter. Oh, ano naman yung jutes, Kuya Dexter? Tanong ko. Ano ba yan? Ang daming tanong, Baron. Ibig sabihin, maliit. Wika ni Kuya Dexter. Ibig sabihin, Kuya Dexter, jutes ka? Wika ako. Ay nako, Baron. Ikaw ah. Masyado ka nagtitiwala. Baka mamaya, may masamang balak yan sa'yo. Wika ni Kuya Dexter. Eh, Kuya Jutes, wala naman siguro. Mabait naman siya eh. Siya ngayon nagbayad yung lahat ng dala ko. Wika ako. Sabi ko na nga ba, Baron eh. Kanina pa ako nagtataka kung saan ka kumuha ng pera. Ay nako. Ayokong makikita na magkasama kayo ng Dax na yan ha. Wika ni Kuya Dexter. Oo na, Kuya Jutes. Pero anong gagawin ko dito? Nakakainip kasi. Wala man lang akong makausap. Wika ako. Baron, tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng Jutes. Ahalikan kita dyan eh. Baron, gusto mo magtrabaho? Tanong ni Kuya Dexter. Oo naman, gusto ko. Pero saan? Baka mawala ako dito kasi hindi ko alam yung mga kasikot-sikot. Wika ako. Baron, bukas, sumama ka sa akin. Simula na ng trabaho mo. Ang gagawin mo lang eh, ipagtimpla ako ng kape. Tapos, doon ka lang sa opisina ko para magkasama tayo. Wika ni Kuya Dexter. Ah, sige, sige. Gusto ko yan. Wika ako. Baron, kapag andun ka na, bawal muna yung mga kiss at yakap ha. Basta, doon ka lang para babantayan kita. Baka mamaya, kapag iniwan kita dito, ako talaga. Wika ni Kuya Dexter. Kuya Dexter naman eh. Huwag kang mag-alala. Tatandaan ko lahat ng bilin mo at saka kung iniisip mo yung si Dax, huwag mo nang isipin yun, okay? Mabait lang talaga yung tao na yun. Wika ako. O siya, sige na. Masakit pa ba yung ulo mo, bebe ko? Kung gusto mo, tanggalin natin yung sakit ngayon. Wika ni Kuya Dexter. Mamaya na, Kuya Dexter. Ikaw talaga. Nakaisa ka na nga kanina eh. Mamaya na lang, bago matulog at saka, para sa'yo lang to, okay? Lahat ng biyaya, sa'yo lang Kuya Dexter. Wika ako. Kakagigil ka talaga, Baron. Tara na nga kumain. Para naman makatulog na tayo. Wika ni Kuya.
Kuya Dexter naman eh. Kakagising ko nga lang, patutulugin mo agad ako. Pero, kuya, may tanong ako sa'yo. Wika ko. Ano yun, Baron? Wika ni kuya. Kanina kasi, may nakita akong babae. Nakasalubong ko dyan sa elevator. Maganda, matangkad, maputi. Tapos, kulot-kulot yung buhok at pulang-pula yung nguso. Wika ko. Baron, kapag nakita mo siya ulit or kapag kumatok siya dyan sa pinto, huwag mong papapasukin ha. Maliwanag ba? Basta, kahit anong mangyari, huwag mong papapasukin dito, okay? Wika ni kuya. Ha? Bakit? Sino ba yun? Tanong ko kay kuya. Si Vanessa yun. Ang babaeng nanloko sa akin. Wika ni kuya. Napansin ko na biglang naging matalim yung mga tingin ni Kuya Dexter. Natakot tuloy ako. Hinawakan ko agad yung kamay ni Kuya Dexter. Tapos, initian ko siya. Kasi, parang nagagalit siya eh. Tapos eto, para di na siya magalit, ipinakita ko sa kanya si Ben-Ben ko. Kay Ben-Ben na lang niya ibuhos yung galit niya. Total, galit na din naman si Ben-Ben. At habang humihigop ako ng sabaw, si kuya naman, ayun, nakikipaglaro kay Ben-Ben. Si Ben-Ben lang pala yung magpapakalma kay Kuya Dexter. Ngayon alam ko na kung paano siya paamuhin.